Hinatula ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna De Mafelis. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment ban sa Kuwait. Maaksyon, si Bim Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna De Mafelis, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Parang gumaan po yung pakiramdam ko. Tapos tumawag po ako sa magulang ko dun sa Gatsalyan at saka sa mga kapatid ko na mayroon tayong update na balita. September 2016 pa, napaulat na nawawala ang biktima. Pero nitong probero lang nadiskubre ang bangkay niya. February 23, nang maaresto sa Damascus, Syria ang mag-asawang sospek. Nakakulungin sa Lebanon si Asaf na isang Lebanese national, habang nakadetain sa Damascus ang kanyang asawa na isang Syrian national. Hinihintay na lang ngayon na pabalikin sa Kuwait ang mag-asawa para harapin ang kanilang sentensya. We're working with the other countries where we suspect nandoon, no, yung mag-asawa na magkaroon ng chance, no, na i-deport nila to Kuwait, mm-hmm, yung mga akusado. Definitely, this is a case of a sweet and swift justice. And we do appreciate the effort of the Kuwaiti government. Ang kaso ni De Mafelis, ang isa sa mga nagtulak para magpatupad si Pangulong Duterte ng OFW deployment ban sa Kuwait. Ngayon, nahatulan na ang mga responsable sa krimen, hindi pa rin daw aalisin ang ban. Kailangan pa raw kasing pirmahan ng Kuwait at Pilipinas ang isang Memorandum of Understanding para sa proteksyon ng mga OFW doon. It will be for the benefit of Filipinos. Kasi kung marangal ang trato sa mga Pilipino, maganda ang working conditions, maganda ang benepisyo at patakbo ng kondisyon sa trabaho, mas matatag ang trabaho, mas makakapag-uwi ng mga benepisyo yung OFW sa kanyang pamilya. Para sa News 5, Bim Santos, Bloomberg TV, Philippines.